Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok tayo ng ating mundo. San sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mabangkwalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, nandito na po tayo sa ating panibagong episode at balitaan dito sa ting channel sa Jalarbe TV na kung saan mga kababayan, pag-uusapan doon natin ang mga isyu panglipunan at mga nangyayari sa mundo ng politika. Well, siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So, magandang buhay sa ating lahat, mga kababayan, and happy Saturday sa ating lahat! At before ito mag-start po ng ating balitaan ng araw, mga kababayan, well, alam nyo na po na kung saan o unahin muna natin dito sa pag-shoutout sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At ito sa listahan, mga kababayan, na unguna po si Rebel Ferrer Official, nandiyan rin po si Maria Milasiplon, Shane Sibal, Imi Joaquin, and Divina De Cuaten. Also shoutout sa ating channel members na sila si Mel Grace Holmes, Bia Bibar, Rasete Ruel, Fizz Calante, Pusong Inami, or Sis Queen and Cosmo Defender. Also shout outs and thank you so much sa nagbigay sa atin ng super thanks si Ma'am Carclia F, nagbigay sa atin ng $10. Thank you so much. Well, siya nga pala, mga kababayan, si Ma'am Carclia F, isa po siyang vlogger, isa pong Marcos vlogger. At saka natawa rin po ako sa kanyang comment, mga kababayan, na kung saan sabi niya may pangalan na daw ang aming future collab, ang pangalan niya, mga kababayan, na ano daw ang pinakabulol at saka yung pinakamabagal na vlogger daw. Pwede ba? Siguro, very exciting yan eh. Bulol at saka yung pinakamabagal na vlogger, maghula, mga kababayan. Anyways, thank you so much po kay Ma'am Carclia F. Also, i-greet na po natin ng happy 18th birthday to Sophie or Barbie, ang Disney Princess ng St. Gabriel Subdivision Zone 3 dyan sa City of Coronadal. Greetings come from Rowena Salvatierra. Also, happy birthday kay Loelyn Manuel na nandyan sa Hong Kong. Siyempre, isarad po natin ating mga early birds. Nanguna po si Mama Recres Hernandez. Ngayon po, kasama natin si Brian Baltazar. Shoutout daw sa mga taga Alcala, Pangasinan. Siya nga pala, makaabayan, ultin ko na po dito na hindi ko mabanggit inyong pangalan kasi ang ano, nakaregister po sa inyong YouTube handle or account, isa pong user lang po na name. Please, i-update ho natin ating YouTube handle kasi nga nag-update na po ano, ng bagong ano, feature itong si YouTube na kung saan hindi na natin makikita ang ating account name kundi yung YouTube account natin or YouTube handle account natin. Okay? So, i-shoutout po natin si Leonardo Esteliero, Noel Narcida, Maiti Baisa, Zyrel Salazar, Luis Poison Molina, nandiyari po si Leonardo Manansala, Amelia Bermijo, Mary Omura, and Billy Chu. Mga kababayan ko, I think and I know na alam nyo na po at nakita nyo na po yung vlog ni Arlene Stone na kung saan tama talaga dito yung ano, yung analysis ni Sir Ivan at saka tama po ating hinala tungkol doon sa isang whistleblower na kinuha po ng SM na, makahabayan. She is a fraud at talagang isang fake news peerless po. Manggagamit, makahabayan. Ito po yung talaga no, at ito po yung sinupalpal na ni Arlene Stone na kung saan hindi po totoo na sila po yung nagkita ni Arlene, makahabayan. At saka talagang isiniwalat dito yung buong katotohanan kasi nga pala, actually, sinabi rin po ni Arlene dito na nakaroon sila dito ng conversations, makabayan. Pero ang conversations na yon hindi niya masyadong ano, binigyan po ng halaga at saka talagang nag-skip siya, makabayan. Bakit? Kasi pala itong si Guillermina nang hingi ng pera doon kay Arlene Stone, makabayan, kapalit po ng informations tungkol dito sa mga Duterte na kung saan talagang nilaglag niya yung Duterte, makabayan. Tingnan nyo kung gaano kagunggong yung babae na yan. Di ba? Sa kanyang profile pic po, kasama niya si FPRD. At saka, isa-isa po siyang DDS daw. Pero dito po sa, ano, sa sinabi na, ano, ni Arlene Stone, nilaglag niya ang Duterte kasi sinabi niya, makaabayan, na ang Duterte daw, yung pakana dito para matanggal daw sa posisyon si PBM. Sinabi niya para makahingi siya ng pera kay Arlene Stone. Pero yan po hindi sinakyan ni Arlene kasi nagdududan sa makaabayan. Sabi ni Arlene, she smell something fishy dito kay Guillermina Barrioda.
So totoo talaga at saka tama po ang ating hinala dito na yan po ay manggagamit mga kabayan. At saka mamaya ipapakita natin po yung vlog ni Arlen Stone. E sa pag-uusapan rin po natin itong mangyayari na this coming Sunday na nga pala. Ito pong kick-off rally na inisiyatibong ginawa ng PCO dyan po sa Carino Grants na mga kabayan. Na kung saan meron na pong gagawin na pre-rally doon sa Daba mga kabayan. Ito po yung sa mga pro Duterte. Sa Grand Carino Grandstand, yan po yung mga pro Marcos. Pero napag-alaman ko mga kabayan kasi nagtanong-tanong ako doon sa mga kababayan natin o sa mga kaibigan natin na mga vlogger, mga Marcos vlogger, itong inisiyatibo na ginawa po ng PCO, hindi lang po programa or hindi lang po ito rally ng gobyerno mga kabayan. Actually, kapartner pala dito yung mga private sectors. Pero tingnan nyo mga paninira ng ibang tao, mga anti-Marcos, mga may utak talaga ng mga pulboron na sabi nila gagamitin daw yung pera ng gobyerno natin para magkakaroon daw ng rally. Pero samantala, ito po ay ginawa rin po sa kaka-joint venture nila yung private mga kabayan para po ipakilala sa taong bayan. Ito tungkol po sa mga projects ng Marcos Administration, mga projects, ongoing projects, yung permado na po ng mga future projects as well yung mga future plans ng gobyerno natin, lalong-lalo na si PBM. Pero hindi kasi nila maintindihan mga kabayan. Sabi pa nga ng iba, hakot-hakot daw. Hakot-hakot ba? At saka gagamitin daw yung pera ng taong bayan. Pero tutulong dito yung private sector para lang po mabuo itong kick-off rally na gagawin po sa January 28 or Sunday or bukas nga pala makaabayan. O, diba? At saka ipapakita natin po ang balita niyan mamaya. Kaya sa pag-uusapan rin po natin itong mga good news na nangyari ngayon sa gobyerno natin at saka yun pong balita na nagkasama si PBM at si VP Sara doon po sa DepEd na event makaabayan. At syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan. Palagi tayong maradanan ba ang nakapasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start mga kababayan, well syempre, as usual, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hala po, kumusta, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin mga kababayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalist. At siyempre, nandiyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. Hardy na mga kababayan, lalong-lalo na maraming salamat sa Unity Team supporters. And of course, thank you so much sa ating returning viewers, mga supporters na sa Ivan, mga Sukid Sing Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome rin po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa Sing Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. So ngayon mga kabayan, uunahin muna natin dito yung mga good news syempre. Before tayo pupunta doon sa mga mainit na mga balita, mga issue pang lipunan, lalong-lalo na yung kamaritisan po ng mga pulboron vloggers. So dito muna tayo sa balita na kung saan bukas na po magkakaroon dito ng kick-off rally dyan po sa Carino Grandstand sa Lunita mga kabayan, na kung saan gagawin po dyan yung event na Bagong Pilipinas at para malaman po ng taong bayan kung gaano talaga kadami po yung sumusuporta ng mga Marcos. Saka ipapakilala rin po dito yung mga projects, mga nangyayaring projects and upcoming projects ng Marcos Administration. So for more details, let's watch this. Inaanyayahan ng Presidential Communications Office o PCO ang publiko na dumalo sa Bagong Pilipinas kick-off rally sa Carino Grandstand sa Maynila sa Linggo. Ano-ano ang dapat asahan? Alamin natin sa ulat ni Claizel Pardilia. Ang tunay na pagbabago, hindi lamang laban ng gobyerno, kundi ng sambayan ng Pilipino. Kaya inaanyayahan ng Presidential Communications Office ang publiko na lumahok sa Bagong Pilipinas kick-off rally sa Linggo. Ayon kay PCO Director Chris Villionco, call to action ito ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na layong hikayatin ang mga Pilipino na maging bahagi ng pagbabagong ginagawa ng pamahalaan.
Ibibida sa pagtitipon ang mga programa ng gobyerno tulad ng Kadiwa, Servicio Fair, Love for All at iba pang proyekto. Magkakaroon din ng masayang kantahan at sayawan na dadaluhan ng mga bigating showbiz personalities. Inaasahan ang presensya ng Pangulo at pakikiisa ng 200,000 Pilipino. Our way also to call, not and we also know na hindi lang po ang gobyerno ang kailangan ding magkaroon ng bagong Pilipinas and this whole transformation. Tinatawagan din po namin ang bawat mamamayan all over the world, lahat ng mga Filipinos, hindi lang nationwide. Kasi alam naman po natin na hindi natin magagawa ito kung hindi magagawa ng administrasyon ito kung wala pong partisipasyon ng ating bagong Pilipino. Kaugnay niyan, tiniyak ng Labor Department ang pagsusulong ng Bagong Pilipinas Campaign. Sa panayam kay Dole Undersecretary Benjo Benavides sa Bagong Pilipinas ngayon, ipinagmalaki nito ang mga accomplishment ng ahensya na karaang taon, kasama ang pagbibigay trabaho, maayos na sahod, at pagsulong ng kapakanan at karapatan ng mga manggagawa. Ibinida rin ito ang tagumpay ng Tupad Program at pagkakabuo ng Philippine Labor and Employment Plan 2023 hanggang 2028 ng inspirasyon ay Bagong Pilipinas Campaign ng Presidente. Base po dun sa pinakahuling survey po, yung Labor Force Survey, ang employment rate po natin ay 96.4 na. Bumaba na rin po yung underemployment rate ng 11.7. At yung unemployment rate po natin ay 3.6 na. Yung nakaraang taon po ay talaga namang siksik at liglig pagdating po sa mga pulisiya, mga programa at serbisyo para siguraduhin ng ating mga manggagawa ay mabigyan po ng disenteng trabaho. Gagawin ang Bagong Pilipinas Kick-off Rally sa Quirino Grandson, Maynila sa linggo, January 28, 2024, alauna ng hapon. Mapapanood din ito via live stream katuwang ang inyong lingkod, PTV. Para sa akin mga kababayan, no, maganda talaga ito na inisiyatibo na ginawa po ng PCO. Na kung saan, hindi naman kasi lahat po ng mga tao nanonood po sa, ano, sa mga sa government platforms, sa YouTube or either sa Facebook, hindi kasi sila nanonood mga kababayan, tsaka yung mga balita. So dahil po sa ginawa ng programa nito, malalaman po ng taong bayan kung ano na yung estado na gobyerno natin, mga projects ng gobyerno natin, at sa yung mga future na projects. O diba, malaking tulong yan mga kababayan. Well, siya nga pala, this coming Monday, meron pong state visit si BWM doon sa Vietnam. Ano na naman kayang sasabihin dito ng mga anti-Marcos mga kababayan? Sabi lang yung mga lakad na ni BWM, walang kwenta daw eh. Walang kwenta ba? This coming Monday po, may state visit si BWM doon sa Vietnam. Okay. So ngayon, dahil po meron pong kick-off rally dyan sa, ano, sa Quirino Grandson mga kababayan, ang Bagong Pilipinas, meron pong gagawin po na pre-rally doon sa Davao. At saka ito, pinangalan ng mga kababayan, kung merong Bagong Pilipinas sa PBM, ang pangalan po doon sa mga Pro Duterte ay One Nation, One Opposition. So, for more details, let's watch this. Dalawang higante at mukhang magkaribal na rally ang mangyayari sa dating na linggo, January 28. Ang una po ay inilulunsad ni Pangulang Bongbong Marcos na Bagong Pilipinas Kick-off Rally sa Luneta Grandstand linggo ng gabi. Ito pong Bagong Pilipinas ay ang bagong rebranding ng pamahalaan na madalas naman ay nangyayari kada administrasyon. Ang mga halimbawa niyan ay ang Philippines 2000 kay FBR, Era para sa Mahirap ni Pangulong Estrada, at ang Strong Republic kay Gloria Arroyo. Si Pinoy naman ay may daang matuwid at si Digong ay mayroong changes coming. Parang throwback din ito nung panahon ng kanyang tatay na naglunsad ng Bagong Lipunan or New Society Movement nung panahon ng martial law. Katunayan, inunsyo itong rebranding na to ni Pangulong Marcos noon pang Hulyo 2023. At noon pa lamang, marami na rin po ang nagtaka kung bakit medyo delayed ang kanyang rebranding. Mas lalo pang delayed ang kick-off nito bukas, 6 buwan matapos ang unang announcement. Ayon sa Presidential Communications Office, itong Bagong Pilipinas ni Pangulong BBM ay isa na namang hudyat ng pagbabago na nakasalalay sa personal at community involvement and participation. At inaanyayahan ang lahat ng kawaniin ng gobyerno na tumungo sa Luneta sa linggo. Hindi lamang po malinaw kung required din ang attendance gaya po nung panahon ni Marcos Sr. Pero kung yan ang happening sa Maynila, sasabay naman ito sa Davao City ng isang kontrobersyal na prayer rally ng other half ng dating tinagurian na Uniteam.
Ang mga supporter ni dating Pangulong Duterte at ni VP Sara Duterte maglulunsad daw ng isang prayer rally laban naman sa People's Initiative na ayon sa kanila ay pakanaraw ng pinsan ni Pangulong Marcos si Speaker Martin Romualdez. Ang tema ng tinaguriang prayer rally ng mga Duterte ay One Nation, One Opposition. Baka po nagtatanong kayo kung ano ang ibig sabihin nito ng katagang oposisyon. Hindi po yan masyado malinaw. Pero maaari namang oposisyon yan sa People's Initiative na inireklamo ng mga Duterte at kanilang mga alyado. Ang paratang ng kampo nila, ginagamit ng mga congressman ang pondo ng bayan para bumili ng pirma para po isulong yung People's Initiative at lusawin ang boto ng Senado. Ngayon pa lamang, inaasang daragsa sa Davao City ang mga malalapit na kalyado at mga taga-suporta ng mga Duterte para iparamdam ang kanilang suporta sa dating Pangulo. Ayon po sa mga organizers, inaasahan nilang 50,000 katao na dadalo sa pagpupulong. At inaasahan din magsasalita, hindi lamang po si Sara Duterte, pero pati ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa madaling salita, sa darating po na linggo, asahan ang show of force o pakitaan ng pwersa na magkabilang panig, ang panig ni Pangulong Marcos at ang panig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat sa kanilang public appearances ay mukha namang nagkakasundo pa rin ang dalawa, ilang linggo na po nagbabangayan ang mga supporter na magkabilang panig, ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. Minsan na pong sinabi na nababahala ang kanyang matalik na kaibigan na si VP Sara kung ano talaga ang balak sa kanya ng Pangulong Marcos. Bakit po? Dahil sa nakaraang mga buwan, tila lumalaki at ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan po ng dalawang panig. Mula sa binagong posisyon ng Marcos administration sa China at sa West Philippine Sea hanggang sa binatikos at binawi na confidential funds ni VP Sara hanggang sa mga papyaw sa war on drugs at ngayon naman sa pagpasok daw ng Pilipinas ng International Criminal Court. At ang pinakahuli nga ay ang issue ng People's Initiative. Si Senadora Amy Marcos, panganay sa mga magkakapatid, ay kilala pong kaibigan ni Sara Duterte. Kahit po siya ay tila iwas pusoy sa Linggo. Nung tanongin namin siya kung saan siya mag-a-attend, kung dumaan siya sa Luneta o sa Davao City, ang kanyang sagot, ang senador daw ay magsisikli. Magsisikli, makaabayan. Asa na maganda yung tanong po na ano ni Lingaw doon kay Senator Amy Marcos kung saan siya pupunta, either sa Duterte po na mga kono na rally o dito po sa rally na mga Marcos. At least okay ang kanyang sagot, makaabayan, nasa gitna na siya. Di ba? Magsisikli, be. So sana po ako po'y nanawagan dito sa ating makaabayan, mga viewers ko, na bigyan mo na natin ng chance po si Senator Amy Marcos. Kasi sa totoo lang, hindi pa rin natin nababasa dito kung ano ang kanyang laro, makaabayan. Totoo yan. Pero si Sir Ivan, naniniwala po rin ako na blood is thicker than water. So bigyan mo na natin ng chance po si Senator Amy Marcos, makaabayan. Okay. So siya nga pala, insert ko lang muna dito sa ating mga makaabayan po ng mga haters, mga anti-Marcos, dito po sa mga lakad po ni BBM, mga state business niya, well, sana suportahan natin. Bakit? Ang success po ng ating Pangulo, success po yan ng ano, ng bansang Pilipinas. Kung unlad ang Pilipinas, kasama rin kayo doon. Okay? So sana suportahan naman natin at saka huwag natin bigyan po ng mali na mga kulay, mga sinasabi ninyo, mga paninira, dito po sa mga lakad ni PBM. Okay? So dito pa rin po tayo sa mga good news ni PBM, ng Marcos Administration, na kung saan mayroong projects na binuksan, makaabayan, kahapon po lang po. Ito'y pinangalanan na Interconnection Project. At para meron tayong idea, let's watch this. Inaasang makatutulong sa pagpapalakas ng ekonomiya ang binuksang Mindanao-Visayas Interconnection Project na magdurugtong sa tatlong pangunahing power grid sa bansa. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente. In 3, 2, 1. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pormal na pagbubukas ng Mindanao-Visayas Interconnection Project o MVIP. Ito ay isang transmission line project na nagdurugtong sa tatlong pangunahing power grid sa Luzon, Visayas at Mindanao. May haba itong 184 circuit kilometer na tumatagos sa dapitan sa Zamboanga del Norte at Santander sa Cebu. May kapasidad itong 450 megawatts. Ayon sa Pangulo, mapapalakas ng proyekto ang ekonomiya at pagtiyak sa power supply sa bansa. This infrastructure allows power generated in Mindanao to supply our homes and establishments in Visayas and now all the way to Luzon and vice versa. Indeed, this interconnection will unlock enormous socio-economic development potential for both Visayas and Mindanao.
The realization of our one nation, one grid aspiration is definitely a crucial turning point for this country in ensuring reliable power at all times. Sa paglulunsad ng proyekto, hindi maiwasang mabanggit ng Pangulo ang power interruption sa Panay Islands kamakailan. Ipinunto ng Pangulo na umabot sa 3.8 billion pesos ang economic losses na naidulot ng insidente. Kaya mahalagaan niya ang mga ganitong interconnection project upang hindi na ito maulit pa. We cannot afford to have another round of this costly interruption, not only in Panay Island but anywhere in the country. So let's move forward with the lessons that we have gained from this blackout. Ensure this massive inconvenience and loss for our people should not occur again. Kasabay nito, hinimok ng Pangulo ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na ituloy at tapusin ang iba pang interconnection project. Bagaman batid ng Pangulo ang mabigat na responsibilidad na ito ng NGCP bilang nag-iisang operator ng power grid ng bansa, tiniyak ng punong ehekutibo ang patuloy ding pakikipagtulungan at pag-agapay ng pamahalaan. I assure that similar support and cooperation will always be extended by government to ensure the timely completion of all these significant transmission projects, particularly those that will relieve congestion, as well as those needed to deliver additional capacities that can be provided by renewable energy. Muli namang binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. ang direktiba nito sa Energy Regulatory Commission o ERC na madaliin ang pag-reset sa NGCP rates. Inatasan na rin anya ang DOE at ERC na pag-aralan ng third party upang magtayo ng transmission project upang matugunan ang pangangailangan sa elektrisidad ng bansa. Each of us here has a shared responsibility to ensure the reliability and the adequacy of energy supply at all times. I strongly believe that a brighter future awaits us. So therefore, I enjoin your cooperation and commitment as we achieve our goal for our country's total electrification in the soonest possible time. Ang MVIP ay nagkakahalaga ng 51.3 billion pesos. Oh, di ba makaabayan? Ayos ba? Kung ayos, please comment down below at saka please like our video makaabayan. So anyways, dito rin po tayo sa balita, insert ko ito makaabayan kasi meron pong mangyayari sa CNN Philippines. Ito po yung siguro baka magsarado sila makaabayan kasi nga ang issue dito at saka ang rason po, medyo na problema kasi sila sa kanilang income. Malaki yung losses po ng kanilang makaabayan, yung financial losses nga pala, significant financial losses. So ito ay nabalita, actually nabalita rin po ito sa GMA, pati rin po doon sa Pilipinas, so din yung makabayan. Sabi dito, goodbye sin in Philippines. Ayon sa balita, nababahala ngayon di umano ang mga empleyado ng CNN Philippines dahil sa napipintong pagsara ng TV network bunsod ng significant financial losses. Dahilan upang tulukan na ito ang licensing agreement sa CNN International. So babasan ko lang po yung context na ito makabayan. Bayan. Ayon ng sources ng Media Newser, nagkasundo ang Nine Media Corporation, ang kumpanya na nagpapatakbo ng CNN Philippines at CNN na hindi na ituloy ang kanilang licensing agreement dahil sa pagkalugi ng local TV network. Alam nyo, pag ganyan po na problema ang kaabayan, medyo nalungkot si Sir Ivan. At saka sinabi rin sa ulat na magpapaso na rin ang licensing agreement ng dalawang kumpanya sa pagtatapos ng 2024. Iniulat din ng GMA News na isang memo ang inilabas ng CNN Philippines kung saan inabisuhan ang lahat ng kawani ng kumpanya na dumalo sa isang General Assembly na gaganapin sa Lunes. That is January 29. Bagamat hindi binanggit kung ano ang pakay ng pagpapulong, unang umiri ang CNN Philippines noong 2015. So it's already 9 years pala makaabayan. So after 9 years, ganito po yung mangyayari ng CNN Philippines. Di ba? Kapag maisip po kasi na meron pong malugi na kumpanya makaabayan, nalungkot talaga si Sir Ivan. Kasi nga, siyempre, mga kaabayan natin po, nagtatrabaho dyan sa CNN Philippines, mawalan po sila ng trabaho. Di ba? So sana po ito yung masulbad po ng CNN Philippines. So anyways, dito na tayo po sa issue ni Arlene Stone, makaabayan, dito po niya masasagot lahat ang mga katanungan natin kung totoo ba yung sinabi ni Guillermina Barriedo. Kasi nga, idinamay niya si F. Elisa, makaabayan. So for more details, let's watch this. Si Nanay, she is so bothered sa mga nangyayari ngayon kasi
pati yung mga kapatid ko na hindi naman nakikialam sa mga nangyayari ngayon kay Kibuloy, nadadamay sila. Pati si nanay, nadadamay na rin, no? Grabe itong mga ano, yung mga nangyayari sa atin is really a battle. It's not just ordinary battle, but this is like spiritual battle talaga. Yung buong pamilya ko talagang ano, tinetest talaga sa pagkakataong ito. So tingnan niyo guys, look at how liar these people are. They are trying. Ngayon ay naniniwala na ako na meron pala talagang mga bayaran, no, na mga witnesses. Hindi ko talaga mag-grasp 'yan sa isipan ko na merong mga witnesses na nababayaran, no? Itong Guillermo na ito, kunyari nagta-top in siya sa sitwasyon. Ito yung mga ano, mga tao ba na nagte-take advantage, tumitingin sila kung saan sila pwede mag-top in para ano, para magkakapera sila at sisikat sila, no? Unang-una po, hindi po tayo umuwi ng Pilipinas for the hearing. Nasa Chicago po tayo kasi po meron pong Philippine Embassy dito sa Chicago. Doon po tayo umattend ng hearing kasi yun po ang instruction sa atin. Hindi po ako umuwi ng Pilipinas. No, I want to clarify that. Secondly, dahil hindi po ako umuwi ng Pilipinas, hindi po tayo umuwi ng Pilipinas, hindi po kami nag-meet at hindi ko po kilala itong babaeng to. Sinungaling. O itong picture na pinakita niya nakasama yung aking brother tsaka yung aking sister-in-law. Ito po ang panahon na kung saan yung anak daw kasi niya tsaka yung anak ng brother ko ay magka-schoolmate at doon po nila na-meet itong babaeng ito. After po na narinig yung apelyido na Caminong, yon nagtatanong kung kilala daw ba ako. Nung sinabi naman ng aking sister-in-law na kami ay mag-in-laws, nag-message po siya sa akin. Meron po kaming exchange of messages, no, na ilang message 'yun. At ito po ay humihingi, nagpapanggap po siya nung time na babasahin ko nga yung ano, yung mga messages namin para hindi ako magkakamali kasi mahirap na, you know, we are be held accountable sa ating mga sinasabi. Nagkunyari lang to na ano, magkakilala kami. Yung picture na pinadala niya, kami daw nagkita, pero asan ako doon sa picture na pinadala niya? Sira ulo. Magkano kayang binayad ni Kibuloy nito? Sayang lang yung pera. Magbabayad rin lang kayo. Yun ang mangkapaniwala para hindi masayang yung pera na pinaghirapan ng mga workers. No? Ang hirap pa yan, humanap ng pera dyan. Nasa kalye ka buong maghapon, buong magdamag, tapos ibabayan nyo lang sa mga unreliable ng mga ganito. Kung gumawa kayo ng ano, ng story, yung mga kapani-paniwala naman, huwag naman yung ano, yung wala dito, wala doon. Ito matindi talaga pangangailangan nitong babaeng to. Umihingi ito sa akin ng ano eh, ng abuloy, hindi ko binigyan kasi wala naman akong responsibility sa mga tao. Humingi ng tulong, bakit? Ano ba ako? Ano, tawag nito, yung foundation na tumatain ng pera para hingian ng pera ng sino-sino. Tapos ngayon, magpapanggap siya, nakilala daw niya ako noon. Kasi nga, napakilala siya na kaibigan daw siya ng aking sister-in-law. At sabi niya, nagbibigay siya ng story na kung ano daw, kunyari itong mga ano, itong mga Duterte daw ang gustong patalsikin si ano, si BBM. Kung ano-ano mga story, hindi naman tayo naniniwala, no, agad-agad kasi yung mga story kasi may two sides of the story. Tsaka when I smell fish, you know, kasi I smell fish sa mga sinasabi niya kasi hindi ko naman tinatanong, but then she offered the information. And sabi ko sa sarili ko, why are you offering information na hindi ko kailangan? So, parang ano, fishy ba yung kaniyang style? Kaya hindi ko na siya pinatulan. Nagme-message siya, hindi ko ini-ignore ko. Tapos ngayon, lumalabas siya na kunyari, nagkita daw kami, umuwi ako ng Pilipinas. Unang-una, hindi ako umuwi ng Pilipinas kasi I don't have the need to go back just to attend the hearing. Meron naman tayong Philippine Consulate dito, no?
Tsaka hindi kami nakita kasi hindi nga ako umuwi. So yun, ano pa yung mga sinabi niya, pati pa yung kapatid ko at ito namang sister ko na andyan kay Kibuloy, naniwala sa story ng babaeng ito. Ano namang response ng kapatid ko? Oh, gibuy-buy niya ako ang ano, ang akong brother na akala niya totoo yung mga sinasabi nitong babaeng to, itong sinungaling na to. Oh, talagang pinag-away-away yung mga pamilya ko, yung pamilya namin. Ito namang sister ko, as elders, no, responsibility natin na alagaan natin yung ating mga bunsong kapatid. Huwag naman natin ipahamak na maniwala tayo kung kani-kanino, tapos mag-response tayo negatively. Mag-isip naman tayo. Kahit papaano, kahit na nabudol ka dyan sa kulto mong paniniwala, no? Kahit nabudol ka dyan, isipin mo naman, pamilya mo pa rin yan, kapatid mo pa rin yan, pati yung nanay natin nadadamay dito. Oh, sinasabi pa na ano, na-rape ako ng kabit ng nanay. Kung may kabit ba yan si nanay? Itong mga yawa talaga to. Kaya I am so angry right now. Kasi pamilya ko, ginagano nila. Responsibility natin na mga matatanda tayo na i-ano natin, proteksyonan natin yung ating mga kapatid. Hindi sila nakikialam kung ano ang mga nangyayari, pero dinadamay sila. Naniniwala ka naman kasi wala kang pag-iisip. Ang swerte naman natin kung ipa-finance tayo ng First Lady. Oh my gosh, I'll be so honored, you know? Grabe, pati yung First Lady, dinadamay nila. Nakakahiya naman kayo, mga SMNI. My gosh, ito yung ano nyo? Ito yung panlaban ninyo? Kapanipaniwala ba to? My gosh. Oh my goodness. Oh, First Lady daw. Naku, napaka-ano pala natin, napaka-special naman natin, no? Kung si First Lady ang makipag-meet sa atin at magpa-finance sa ating mga names. Grabe. Kung gumawa kayo ng story, yung kapanipaniwala naman. Para hindi naman kayo magmukhang ano dyan, tawag nito, magmukhang mga bubo. So yan po ang nangyari. Gawa-gawa po niya. Sorry po, First Lady, kung kayo po ay nadadamay sa ganitong ano, sa ganitong sitwasyon. It's my honor po kung totoo man yan. You know, sana magkatotoo na someday we will meet each other. That would be my honor. Pero sa ganito po pagkakataon, ako po ay nahihiya sa inyo dahil kayo po ay dinadamay sa mga nangyayari ngayon kay Kibuloy. Kung ano-ano po ang kanilang mga ginagawa para tayo po ay mapatahimik nila upang ang justice po ay hindi po natin makamit, hindi po makamit ng mga inabuso nila. So, pagpasensyahan nyo na po, ako po ay nahihiya talaga. Sinasabi nila na bayaran daw ako, bayaran daw yung mga witnesses. Saan kami? Sino ba nagbabayad sa amin na hindi pa napupordoy hanggang ngayon? Ilang taon na tayo dito sa YouTube? Ilang taon na tayo nagsasalita to seek justice? Kung may nagbabayad sa akin, no, siguro napordoy na ngayon. Namulubi na. Kasi i-charge ko sila double time kung magkano yung binabayad sa akin sa company. Oh. Kung ang bayad sa akin is $50 per hour, i-charge ko sila ng $100 per hour na nandito ako sa social media kung ako ay bayaran. Pero hindi yan ang importante sa atin. Ang importante sa atin ay makamit natin ang justice para sa lahat. No? Kaya tayo nakikipaglaban ng ganito. Oh, di ba? So tama talaga yung hinala ni Sir Ivan Makaabayan. My analysis is correct. Di ba kasi kilala ko na ho yan ang vlogger niya Makaabayan. Noon po sa panahon po ni ano ni FRD. Pero after nakilala to Makaabayan, no ano na yung pangapa niya ni PBM kasi sumakay siya sa mga Marcos Makaabayan. So narinig ko na po tong pangalan na to kasi kasama niya lagi doon po sa grupo ng mga Duterte Makaabayan. Narinig ko na po yung Guillermina niyan. At saka ang unang name niya na ginamit, hindi po Guillermina Makaabayan, iba po. Nakilala ko na lang sa mukha niya. So ngayon, meron tayong ebidensya na ito po yung nagsisinungaling, talagang manggagamit po at talagang bayaran po na vlogger Makaabayan. Vlogger na ilan na naman ang kanyang mga followers.
Ay, talagang bayan itong gunggong na to. Sa papaling-paling yung makahabayan, tingnan nyo, talagang ano, talagang nilaglag niya dito yung mga Duterte. So siya nga pala, paalala po sa mga Duterte na mga vlogger, mga supporters, bantay-bantay ko dyan kay Guillermina Barrido, yan po ay traitor. Tra-traitoran kayo niyan makahabayan. Kapag sa, ano, sa tinginin niya na hindi siya magkakapera, di ba? Plano niyang ano, pagpirahan dito si Arlene Stone. Binigyan niya ng ano, informations na hindi naman kailangan ni Arlene Stones kapalit po ng isang ayuda o nang hingi siya makahabayan. So baka siguro nagalit sa dito kay Arlene Stone, ginawa niya ng istorya. So dito siya po ay bumaliktad, doon na siya nagbakasakali sa SM na makahabayan. Diba? What do you think? Bayaran. So anyways, bago mag-jump po sa ating next topic, i-share naman natin si user from California, USA. Nandiyan po si Eloy Sabellilla, Meli Geniso, Moonflower, Reino Rivera. Nandiyan po si Biyahe ni AJTV from South Korea, Hati Juvie Montero, Nonoy Florin Hills, Rolly Pangan, Josephine Merlan. Nandiyan po si Jeline Quezon, Romana Manuel, Rowena Salvatierra, Pinky Abistano, at nandiyan po si Ashen. Mga kaabayan ko, ipapakita ko sa inyo yung issue na kung saan, di ba, nagkasagutan na ngayon si SMR, si Speaker Martin Valdez, at saka si Senator Amy Marcos. At saka, may pahayagin po siya dito po kay Amy, or no, dito, may pahayagin po siya dito kay BP Sara, mga kaabayan. Na-miss niya daw si BP Sara. Sa Pamarditas, let's watch this! Magpinsan pero magkalaban, walang preno mga birada ni Senadora Amy Marcos laban kay Speaker Martin Romualdez. Kinutyapan ng Senadora ang kanyang pinsan. Agad namang bumuelta ang House Speaker. Banat niya sa mga senador, wala kayong pakialam sa People's Initiative. Narito ang aking report. Maanghang ang mga batuhan ng paratang at sagutan ng magpinsan sina Senadora Amy Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Si Amy, itinuro si Romualdez na siyang pasimuno at nagpondo ng signature campaign sa People's Initiative para sa Charter Change. Opisina niya ang nag-alok ng 20 million kada distrito. Definitely, nanggaling sa kanila yung very attenuated timeline na July 9 ba yun? Tapos na ang lahat. Buwelta naman ni Romualdez, walang basihan ng paratang ni Amy. Mga Marites siguro, nakikinig sa mga Marites. I'd like her to prove it and prove it. Kasi maraming Marites lang lumalabas yan sa Senate. At imbis daw na banata ng Kamara dahil sa People's Initiative, panawagan ng House Speaker sa Senado. There's just 24 of you. Get your act together. Focus. Okay? Focus on your work. Alright? And stop hitting on Congress. And maintain parliamentary courtesy. Lest 300 congressmen start picking on, well, the delays that you have caused. Ipinunto rin ni Romualdez na mas makapangyarihan ang taong bayan kaysa sa Senado. Kaya hayaan na raw ang proseso ng People's Initiative. Wala tayong pakialam sa PI. Yung PI, trabaho na yan ng taong bayan. Yung mga congressman at yung mga senador, trabahoy natin yung legislation. Nalilito naman ang ilang senador sa anilay mga magulong pahayag ni House Speaker Romualdez. Sa sulat na ipinadala ng Speaker kay Senate President Mig Zubiri, tiniyak ni Romualdez na susuportahan at ia-adopt ng Kamara ang resolusyong inihain ng Senado kaugnay sa pag-amienda sa economic provisions ng Konstitusyon. Pero nakasaad din dyan na susuportahan ng Kamara ang isang alternative people's initiative na pangungunahan ng Senado. Kaninang umaga natanggap ni Zubiri ang sulat ni Romualdez. Sasagutin daw ito ng Senado sa Lunes. Pero nanindigan si Zubiri na depektibo at labag sa saligang batas ang paraan ng pangongolekta ng pirma para sa People's Initiative. Nagbabala na raw sila kaugnay ng posibleng constitutional crisis. Pero mukhang unti-unti na raw itong nangyayari. Sa panayam naman ng programang story ko ng One News kay Senator Marcos, may maanghang naman siyang banat sa kanyang pinsan. Bakit na balik na naman sa alternative PI? Ano ba naman to? Talaga naman, napakahirap kausap. Labo na sulat, di namin maintindihan. Hindi siya bicameral, bipolar siya. Very confusing. Dagdag pa ni Marcos, maraming testigo na nagkaroon ng bayaran ng pirma sa People's Initiative. Lalabas daw ang totoo sa pagdinig sa Martes ng Senate Committee on Electoral Reforms na pangungunahan ng Senadora.
Wala raw magagawa si Speaker Martin Romualdez kung nakikinig sa mga marites si VP Sa Duterte. Kaya nito nasabing inaatake siya ng administrasyon. Ang dagdag pa ni Romualdez, namimiss na raw niya si VP Sara. Nasa frontline balitang yan, Marian Enriquez. Diretsahang itinanggi ni House Speaker Martin Romualdez ang umano'y hidwaan nila ni Vice President Sara Duterte. I have not attacked any ally of this administration. Sagot yan ni Romualdez sa pahayag ni VP Sara nitong Miyerkules na marami-ani ang hindi nakaiintindi kung bakit inaatake ng Speaker ang mga kaalyado ng administrasyon. Nagtataka raw si Romualdez kung ano bang nagawa niya para sabihing inaatake niya si VP Sara. Baka raw nakikinig ang bise sa mga nagkakalat ng chismis at tila may pinatamaan pang senadora si Romualdez. I don't know what I have said or done to attack her. Please identify those actuations, if any, kung nakikinig sa mga marites o kung kaninong senadora dyan. That's up to her. But miski pa, no, may pinagsamahan din natin. Dagdag pa ng House Speaker. So, ito lang po, namimiss ko siya kasi dati marati kami magkasama. Pero sa ating our work now, she as Vice President and the Secretary of DepEd and me being the Speaker. Sa kabila nito, sinabi ni Romualdez na nirerespeto at suportado niya si Duterte bilang Vice President at Education Secretary. Katunayan, siya raw ang tumayong campaign manager ni VP Sara noong eleksyon. Pero dati na rin sinabi ng bise na walang kinalaman si Romualdez sa desisyon niyang kumandidatong Vice President. Sa ngayon, wala pang pahayag ang kampo ni Vice President Duterte sa mga sinabi ni Romualdez. Tsaka insert ko na po dito yung balita makaabayan. Actually, konektado ko kasi ito. Kasi nga, di ba, nagkaroon po ng tension dito. Asa grabe ng tension po dito po sa issue ng Chacha, sa issue po ng People's Initiative. Asa ka nagabangay na po dito yung mga senador versus po sa mga mababatas yung sa Kamara makaabayan. So, si PBBM nagkaroon dito ng executive session. So, si PBBM nag-step in na siya makaabayan para humupa dito yung tension ng bangayan versus sa Senado versus po sa Kamara. Sa Pumardi, let's watch this. Nakatulong naman ang naging pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga senador sa isang executive session. Ayon kasi sa ilang senador, nagkaroon ng kalinawagan ang ilang mga usapin. Si Daniel Manalasta sa sentro ng balita live. Yes, Audrey, matapos nga ng executive session ng mga senador kasama ang ating Pangulo ay idinetalye ng ilang senador, yung mga pwede lang sabihin dahil nga limitado ito, dahil nga ito ay isang executive session. Pero nagpahapyaw kanina si Senator Aimee Marcos at si Senate Majority Leader Joel Villanueva sa nangyari matapos ang nangyaring pulong. Anila, nagkaroon na ng kaliwanagan. Yes. Okay. Naliwanagan. Basta, nag-meeting kami, hindi naman siya naka-schedule, humingi ng special meeting si SP at pinagbigyan naman kami at hinarap naman kami ni Presidente. Una, sasabihin ko, naliwanagan din ako kasi naging klaro na yung mga posisyon, di ba? But more importantly, I think it boils down to one thing, what's really your priority right now? Bawat isa sa atin, pagbangon nyo sa umaga, ano yung prioridad mo ngayong araw na ito? Pagkain ba ng anak mo? Pagkakakitaan mo ba dahil may bibilin kang importante na gamot para sagipin ang iyong mahal sa buhay? Yun ang importante sa'yo eh. Alam mo kung anong importante sa'yo. So ngayon, klaro din sa akin. Kung anong importante sa akin, importante sa ating institusyon ng Senado, and I'm proud to say, I'm very proud to be part of this institution. At klaro din kung ano yung gusto ng Kamara. At klaro na rin kung anong gusto ng executive. Nangyari, Audrey, ang pulong niya sa gitna ng mainit na usapin sa charter change at sa People's Initiative. Hindi na nagdetalya ang mga senador sa nangyaring pulong kasama ang Pangulo. Pero hanggang ngayon, kapwa sina Senator Aimee at si Senator Villanueva ay pinupuna ang PI sa harap ng mga alegasyon ng umano'y panunuhol kapalit ng pirmahan. Nananatili naman ang ilang senador na bukas sa ideya na galawin ang economic provisions ng 1987 Constitution. Pero maraming tumututol nga, Audrey, ng mga senador pagka yung usapin na ng joint voting
ang pinag-usapan hinggil sa charter change. O, di ba? Magaling talaga ating Pangulo, mga kaabayan. So, buti na lang nag-step in dito si PBM at saka siya na dito yung explain tungkol dito sa issue ng Chacha at saka ng People's Initiative. Buti na lang naintindihan na, mga kaabayan. So, yan ba ang weak leader? At saka, dapat lang talaga nang gagawin po yan ni PBM para hindi na po dito magkagulo na. Kasi nga, problema, mga kaabayan, kapag hindi kasi makatindihan dito yung Senado asa yung Kamara, lalaki yung tension dyan, magkagulo na. Eh baka saan pahantong yung makaabayan, di ba? So at least humupa dito yung issue, yung tension na nangyari dyan sa Kamara at saka ng Senado. At saka siya nga pala makaabayan, insert ko rin po dito tungkol dito sa People's Initiative kasi marami po akong nabasa doon po sa, ano, sa ating previous vlog at saka sa previous pa rin po natin ng mga vlogs na meron siyang ano, at saka nag-message rin po sila sa akin sa Facebook account natin. Meron silang ipinapakita doon na isang ano, isang screenshot na kung saan hindi pala sila binayaran po yung ano, yung mga nagpirma po ng People's Initiative. Yung ibang lugar hindi po binayaran, makaabayan. At saka sabi niya, meron silang ebidensya na hindi sila binayaran bagkus yan daw ay kusang-loob ang kanilang pagpirma, makaabayan. Kaya ngayon maraming nag-iisip na hindi kaya yung iba na paninira po ang ginawala dito sa People's Initiative, mga kaabayan. Kasi yung nag-message sa akin, as in mga siguro mga pito yata lahat yon, or pito or walo, ibang-ibang lugar sa mga kaabayan. So ngayon sabi na hindi na sila binayaran, kusang loob daw. So dapat talaga itong imbestiga, mga kaabayan, baka ito'y paninira lang dito po kay Speaker Martin Valdez. Pero hindi ko dito ipagtatanggol si SMR, baka lang kasi ayon po ito sa mga informations na ibinigay sa akin ng mga kababayan nating mga viewers. Okay? Saka, isa rin po, insert ko rin po dito, naalala nyo ba na tinanong ko dito yung tungkol po sa sabi ni Guillermina Barriedo na meron dang office si Efelisa doon sa PMS, makaabayan. Di ba naalala ba natin? So ngayon, alam ko na po kasi kinoment ho yan ng anim yata ng mga viewers natin kahapon sa ating last vlog na ang meaning pala ng PMS ay Presidential Management Staff, mga kaabayan. So at least alam na ho yan ni Sir Ivan. Again, Presidential Management Staff, yan po ay PMS. So nagtanong ako sa mga ating kaibigan po ng mga vloggers na nakapunta rin po doon sa, ano, sa Malacanang, malapit sa Malamacanang. So nagtanong ako, totoo ba na merong office si Efelisa dyan sa PMS? Sabi nila, wala doon, makaabayan. Diba? So ang ibig sabihin nito, itong si Guillermina, talagang fake news peddler. So ito, dapat nga pitigan tinga niyan, dapat talaga korte niyang gunggong na yan kasi nga fake news peddlers at siniraan niya si Efelisa. Okay, so dito po tayo sa ating good news, mga kababayan. Ibabakita ko sa inyo yung ano, yung pasyalan, siyempre yung sa Ilog Pasig na kung saan maganda talaga tingnan, mga kababayan. At saka marami na pong nagpuntahan doon na mga kababayan natin sa iba't ibang lugar kasi nga nagustuhan nila yung gawa po ng Marcos Administration. So for more details, let's watch this! Plano nyo bang makaranas ng romantic date ngayong Valentine's Day pero kapos sa budget? Abay, dito lang sa Metro Manila, may bagong pasyalan sa tabi lang yan ng Pasig River na bukod sa libre ay para ka na rin namasyal sa Europa. Silipin natin yan sa ulat ni Benji Durango. Super special ang date ng magjowang ito mula sa Tondo. Paano ba naman? Sa tanawin na lang na tulad ng mga ito, lalo kayong mai-inlove sa isa't isa. Pero chill lang, wala sila sa Venice. Dahil ang pangarap na European tour, dito na muna sa Venice-inspired Pasig River Esplanade. Napakaganda po. Napakaganda po na po. May bagong pasyalan na naman po dito sa Maynila. At nag-kiss pa nga ang dalawa. Dahil libre, ang bagong pasyalan na ito, dinadagsa ng mga tao, pamilya, barka-barkada at magkakasintahan. Maganda naman po. Nakaka-relax po siya. Maganda po. Bakit? Kasi dami pong fireworks. Ang 500-meter long river park na ito ay proyekto ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ideyang lahat ni Secretary Jerry Aguzar na matagal na muna sa real estate industry bago naging kalihim. Pansin naman sa kanyang mga taste sa kinagigiliwang pasyalan na ito. May European-style statue, mga ilaw, at magagarang fountain. Ang maganda pa, 25-kilometer project pala ito na gagawin mula sa Maynila hanggang sa Laguna, Dibay. Kung papala rin, matatapos ito sa loob ng 3 taon. October 2023 nang unang simulan ang construction ng lugar na ito. January 19 lamang nang buksan ito sa publiko. Inaasahan na ang tuloy-tuloy na development buhat ngayon.
pakiusap lang ng DHSUD sa mga namamasyal. Alagaan naman ang lugar. Ano po yung mga pinagbabawal niyong gawin dito sa park? Unang-una po yung pagkakalat dito, yung mga nagdadala na magpagkain sa dito sa ating esplanade, at saka yung pagsisira po ng ating mga pasilidad dito. Kung maaari po sana iwasan natin, bawal din po yung magbebenta, yung mga vendors dito sa taas. Doon lang may designated area po sila sa labas. At saka po yung pag-inom dito po, mahigpit po na pinagbabawal. At dahil hanggang alas 10 pa ng gabi bukas sa mga fountain, ang magjowang ito. May time pang maging sweet sa isa't isa. O, oh, diba? Ayos ba mga kababayan? Tatak Marcos yan. Siya nga pala, paalala po sa mga kababayan natin na gustong pumunta dyan o sa kamamasyal, bawal po ang magtapon po ng busura. Meron pong multa yan mga kababayan. Saka nakita ko doon sa isang vlogger na kakilala natin, ipinakita kasi doon, saka merong nakalagay doon mga kababayan na multa daw yata 500 pa, 500 or 1,000 yata yon. So dito sa mga kababayan natin, may plano pong pumunta dyan sa Esplanade, bawal po ang magtapon ng basura. Okay? So dapat alagaan natin ang proyekto po ng gobyerno natin. Para sa atin naman yan eh. So anyways, yan po at yung nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana kapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you! Thank you so much! At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Aking Ama sa Langit, aking inaalay ang araw na to at ang lahat ng aming mga gawain. Sa iyong harapan, naway kalugdan mo ang lahat ng aking gagawin at naway masunod ko ang iyong mga kalooban. Bigyan mo nawa ang aking kabuuan ng mabuting kalooban, matalas na diwa at matuwid na layunin. Sa ngalan ni Hesukristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM